The future is coming. Join the evolution. Motorsiklo News is brought to you by Gustas, ako nga pala si Mr. Mel Aquino. Ako nga pala si Titan Ho. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorsiklo News Talk Show. Mga siklistas, ako si Mel Aquino. Ako si Titan Ho. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorsiklo News Talk Show. Yeah! Okay, mga papi, good evening. Good evening. Ayan. Good evening, papi. Napakalamig ng gabi natin ngayon. Oo, paps, nandito tayo sa Cafe Caterina. Okay, so mga siklistas, let's move on to our news and events. Ano ba ang meron natin sa news and events, Papa Titan? Well, bibisitahin natin yung Boss Ironman Briefing. Ayan. Ayan, mamaya, siklista, panoodin yan. Aba, ito lang nakaraang linggo, ha. Pumunta tayo ng Gumaka, kung saan binuksan ang shop ng Suzuki. Ayan. Oh, 3S. Oh. 3S shop yan. Oh, meron din tayong HP Run. HP Run? Oo. Oh. Pagka HP Run, anong ibig sabihin ng HP? Run? Run. HP. Basta, mamaya eh. Okay. Mamaya. Mamaya rin po yan. Malalaman niya, HP Run. At syempre, magkakaroon po at cover natin yung pong opening ng leg 1 ng National Motocross dyan sa may Bikutan. At para naman, sa Safety Riding 101, pag-uusapan natin ang group riding technique. At syempre, hindi papahuli ang ating mga clubs at bibisitahin natin ang KRCP. At para sa ating featured rider, kilalanin natin si Amar Sanghera. Amar Sanghera, yan. At para sa ating food and tour, binisita natin ang famous Cafe Caterina. Yan, puntahan ng mga rider yan. Ito, ha? Nakikita nyo yan mamaya. Para sa ating bike review, tinesting natin ang TVS Tormax 150. So, mga siklistas, sit back, relax, and enjoy the show! Yeah! Siyempre, mapunta naman tayo sa ating news and events, which is pinuntahan natin ang Boss Ironman Briefing na ginanap dyan sa may BMW Auto House Libis. Yeah. So, mga siklista, panoodin nyo to. When you join Ironman, it's not a race, it's a challenge. Parati po natin sinasabi yan, no? Those who want to skip the tourism part of the festival, I suggest during the starting, eh, mauna na po kayo. You have to be aware of the time. Magpa-request na kayo at the starting line with the starting marshals that you want to go first. So you will not be caught up with the other riders who are there just for the fun of it, for the adventure part of it. Mga kasiklistas, kasama naman natin ngayon si Captain Felipe Timola. Tatanungin natin siya kung anong plano niya dito sa Ironman. Captain, tatakbo po ba kayo sa Ironman? Actually, this is my fourth participation at the event. Again, using the Royal Enfield bike. Oh, so this is the fourth year na gamit niya yung Royal Enfield? Yeah. So how do you find the bike? Yeah, it's sturdy. I don't have the advantage of speed, but at the end of the day, pare-pareho lang yan sa finish line. How about mental and physical preparation? Normally, napuyatin akong tao eh. So, I'm awake at night. I'm comfortable doing this. Pagdating ng umaga, medyo inaanto ako. It's just a matter of taking on a strong mint candy or a tube of wasabi paste to keep me away. So, yun yung strategy nyo rito sa Ironman? Dapat nga hindi ko sinasabi, pero alam na nila na. I think malalaman na yan ng ating buong nationwide viewers. Anyways, Captain Tim, thank you so much. Yeah, thank you. And see you at the grid. Yeah. All right. Thanks, Telly.
Mga siklistas, kasama naman po natin ngayon si Mr. Teng Soreta, ang CEO owner ng Where Are You o WRU. Sir Teng, what do you think is the importance of this gadget? This Where Are You? Well, the WRU is not just a gadget, no? It's a service that we provide for the Ironman every year. What it does is, yung mga kamag-anak, mga friends, at every minute nakikita kung saan yung participants, no? So, hindi sila masyado nag-aalala kung nasa na yung daddy nila, sa na yung kapatid nila, sa na yung boyfriend nila. At any given time during the event, nakikita nila kung saan sila. So, hindi lang pala pang endurance ride ang application nito, marami pang iba. Yeah, usually security, maximizing resources, not only sa motorcycles, sa mga sasakyan, sa mga trucks. We also track helicopters, planes, and boats. Wow. And people as well. Ah, so if ever paano nila makukuha tong service ng Where Are You? Well, they can log in to wru.ph. Nandun yung contact details namin and they can contact us anytime. Ayun. Thank you, sir. Thank you so much. That's Mr. Teng Soreta of Where Are You. Back to you. Now, Ironman is not an ordinary event anymore. So, ngayon, pag bumiyahe kayo sa mga lugar na tataanan nyo, you are promoting Tourism. Ayun mga siklista, napanood natin yung Boss Ironman Challenge briefing, no? Napaka organize nung kanilang ginawang event na ito. Yan. At syempre, on other news, nagpunta naman tayo sa Gumaca, Quezon, kung saan nagkaroon ng opening ang Suzuki 3S Shop. At ito ang kanilang pan-35th na 3S Shop. Panoorin niyo po ito. Reaching its decade-long establishment as the first Suzuki 3S Shop in the province of Quezon, the Mariel Suzuki 3S Shop Gumaca is now opening its doors with an updated look that speaks the true meaning of Suzuki's way of life. Located at the heart of progressive town of Gumaca, Quezon, the 150 square meter shop was first established in 2006, and since then, it has been serving the people of Gumaca and its nearby towns with a wide array of Suzuki motorcycles and excellent after-sales service. With one 3S Shop and 35 multi-brand stores carrying the brand Suzuki under its operation, Mariel Machineries Incorporated has been a big factor in Japanese giant success in the industry, dominating major towns of the Southern Luzon area, particularly the Quezon Province, Bundok Peninsula, and Camarines Sur. Mariel is indeed one of Suzuki's most valued dealers with a partnership that has been running for more than 10 years already. Team Suzuki and Mariel prepared various promos and activities for the shop's first visitors. Discounts on cash purchases with low monthly amortization and interest rates awaits the store's initial buyers. Plus, a lot of gifts upon purchase of a Suzuki bike. A grand barricade of no less than 30 Suzuki riders opens the program, which lasts until the evening with fun activities such as a dance contest, search for Suzuki biker babe, fun games, and a lot more. As if there is not enough, all Suzuki motorcycle owners are entitled to a free service with change oil, tune-up, and oil filter by just presenting their OR and CR to the shop from January 21 to 22. Guests and other customers can also test ride the Suzuki address for free. Present in this momentous event are Suzuki Philippines Incorporated Presidents Hiroshi Suzuki, Managing Director Normiho Mojica, Assistant National Sales Manager for Motorcycle Sales Mitsunori Shirahashi, as well as Mariel Machineries Incorporated President Albert Castillo with wife Lorena Castillo and son Albert Castillo Jr., Honorable Mayor of Gumaca Erwin Caralian and Barangay Chairman Elsie Caralian. The event is also attended by Suzuki riders in Gumaca and nearby towns, business partners, and media friends. Suzuki Mariel 3S Shop is located on National Highway, Gumaca Town proper, Quezon. To find out more about Suzuki, please log on to www.suzuki.com.ph or join the Suzuki community by following at www.facebook.com/Suzuki Bikers Fed. So yan po mga siklistas, ang kaganapan sa opening ng Suzuki 3S Shop sa Gumaca. Oh, ito mga papi, kakaiba to. HP run. HP run. Oo, so tingnan natin kung ano ba nangyari dito.
So today, we have our HP Run event. This is our fourth HP Run. HPE is committed to its employees' wellness. Well, we do expect to have fun. No, this is the first time that we're running together as a family. Okay. So hopefully all of us enjoy, and every participant, especially my kids, enjoy the run so that we basically have fun. All right, siklista, ngayon nakikita niyo po ang HP Run now happening here at BGC. Check it out. Run is an annual event for us. This is already the third year that we're doing it. This is all about wellness. So HP also committed to employee engagement, and we really believe that activities like this bring together not just the employee community, but it also brings together the extended community of our family members. So the proceeds of this event will also be given to a certain institution that they can benefit from this particular fundraising event. Definitely, we started early, right? So I'm happy that everyone's still here, even up to this time. And we're excited about the dog show or dog run later. I'm very happy to see that there are a lot of runners in our seventh installment of the HP Run. Exciting event. So very competitive din yung maraming dogs sa sumali. So sana mag-place kami. All right. Check it out. Finish for HP. Okay, thank you sir. Congratulations. Ito yung na-postpone eh, pero it's still good. You know, it's still good na tinuloy nila yung HP Run. Yes, basically, this is part of the, parang extracurricular for HPE employee, and we would like to invite everybody to join us, especially to sa mga bike enthusiasts. I think for the health reason, this is a good activity for you guys. Good morning, Siklista. Right now, kasama po natin ang isa po sa mga organizers at nag-organize ng HP Run 2015, si Miss Jem Velobuay. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Mark. Ma'am, can you tell us, ano po ba ang naging inspiration natin sa HP Run 2015? Well, actually, last year, I was part of the HP Run 2014, actually. And it inspired me nung time na yon na mag-lead ng event na to this year, kasi parang it talks about wellness. So parang yun yung nagiging trend kasi na parang, so I wanted to promote wellness din sa company. Gusto ko pasalamatan lahat ng employees na nag-participate sa activity natin, and also to the core team, core committee team of this event. Maraming salamat. Okay, there you have it mga folks. Siya po si Ms. Jem Velobuhay, ang organizer po ng HP Run 2015. Next year, kita-kita po tayo sa HPE Run 2016. Okay? And this is your host, Tyron Hawk. At kita-kita po tayo
sa susunod. Papi, so nakita nyo, HP Run. HP Run. Takbuhan pala to. Kaya kakala ko yung karera ng mga computer eh. Oh, hindi. Pwede. Mga computer users. Pero kakaibang karera to, hindi ito tungkol sa motorsiklo. Talagang nanakbo sila. Oh, it's a lifestyle event. Yan nga yata kailangan natin, papi. Oh, yan ang kailangan natin para tayo medyo mag-trim down. Oh, next time na yun. Pag-usapan natin ang karera, papi. Oh, speaking. Okay. Speaking of races, meron pong naganap na Motocross ang NAMSA, which is ito po yung National Series. Okay? So, palori po natin yung naganap sa Bikutan. Check this out. Yee-brap! The opening round for the 2016 NAMSA Philippine National Motocross Development Program gets underway at the Speed World MX Circuit SM Bikutan, Parañaque City, last Sunday, January 24, 2016. Trophies await the winners in the 14 national categories and 4 club races as supporting events. The opening round drew riders and teams from Pasig City, Taytay Rizal, Valenzuela City, Bulacan, Antipolo City, Batangas, Laguna, Nueva Ecija, Pangasinan, Quezon, Puerto Princesa, Baguio City, and La Union. The event, which is recognized by the Philippine Olympic Committee and the Philippine Sports Commission, is supported by Paul Lacoste, Auto Shoes, Twinkie, On Any Sunday, JBS, GCG Fights, Top Master, and Dana Trading. Reigning 2015 Rider of the Year, Kenneth San Andres proved again his supremacy by winning the Pro 125, MX2, and Pro Open with a 1-1 finish for both categories. Round 2 of NAMSA National Motocross Championship is scheduled to be held this coming 28th of February 2016 at the Speed World MX Circuit, Bikutan, Parañaque. So nakita nyo, high-flying racing ng motocross. Off-road talaga to, papi. Which is yan ang aking first love. Very exciting. Very exciting. Yes, talaga naman nakita nyo yung nasa air at liliparan. Kala mo hindi nalalanding. Ginagawa mo ba yan dati, papi? Dati, nung medyo bata-bata ako. Alam mo, nung time na yan, nagbabackflip pa ako eh. Aba? Oo. Akalain mo ba naman, nagbabackflip ka pa noon? Nagbabackflip ako noon. May motor, wala. Wala. Iyon lang. Ano ako, breakdancer ako. Breakdancer. Hip-hop dancer ka pala noon. Pero nung sinubo ako isang beses noon, nag-slide ako ganun. Tapos lubing lang ako sa likod habang naka-jump. Aba? Aba? Oo. Di ba ano ang tawag doon? Pancake. Pag ganun ko, paghalang na ganun, ligon ako. Tabletop yun, ha? Oo. Oh, okay. Pero pag landing ko, diretso ako sa ambulance. Iyon. Naman pala. Kaya naman. Huwag nyo gagawin si Cluista yun, ha? So kaya nag-retire na. Pawang professional lang ang gumagawa. Retire tayo, retire. So mga si Cluistas, huwag kayong aalis. Babalik kami. Follow your heart, follow your beat. Honda Beat, let your beat out. Good evening mga siklovistas. Kasama natin ngayon si Miss Jennifer Perey ng Yamaha, ang Group Head ng Marketing Communications. Miss Jennifer, kamusta? Good evening. Good evening po. Buti po. Balita ko may mga magandang magaganap ngayon sa ngayong January tungkol dito sa sa mga events ng Yamaha. Yes, opo. Actually, na-invite ko po kayo on January 30 on the morning session sa YGP Carmona Race in Cavite. Jorge Lorenzo will be there as well on the afternoon for the grand opening
of the Yamaha flagship shop, which is Y-Zone in the Greenfield District area. So for more details po regarding po sa mga gimmicks namin, how to join our contest on that day, please log in lang sa aming website and the official Yamaha Motor Philippines Facebook. So magkita-kita po. Ayan, mga siklistas, that's Miss Jennifer Perey, ang group head ng marketing communications ng Yamaha. Back to you. Oh, welcome back mga siklistas. Yeah. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba yung tamang group riding. Yon. Mga group riding techniques, panoorin natin to. Mga siklistas, ako nga pala si Mr. Mel Aquino at nandito po tayo ngayon sa safety riding tips. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang group formation. Masarap magbutor, lalong-lalo na po kung may mga kasama tayong mga riders na kasama nating babiyahe kung saan man tayo pupunta. Kasama ko si Johnny ngayon, dalawang rider pa lang kami, pero dapat ina-apply na natin ang group formation. Paano po ba ito? Last week, napag-usapan po natin yung hand signal. Pag sinabi ng rider na nasa harapan nyo is ganito, ibig sabihin, two lanes po tayo. So mapapansin nyo, naka-two lanes kami ngayon ni Johnny at mapapansin din natin na medyo delikado po ito pag tumatakbo na tayo ng mga above 40 to 60, 80 kilometers per hour. Dahil pwede yung magkasabitan ng aming kamay habang nagra-ride po tayo. So ngayon, meron po tayong tinatawag na hand signal na ganito naman, which is, ang tawag po dito ay staggered formation. Ang ibig sabihin po ng staggered formation, kailangan no, hindi po tayo pantay habang nagra-ride. Paano po ito? For example, ako po yung road captain o yung ride leader. Kailangan, medyo nasa bakanting unahan ako ng, at hindi katapat ni Johnny. So, pepwesto po tayo ng medyo abante ng konti. So, kung mapapansin nyo, hindi na po pantay yung aming posisyon ni Johnny. So, we are now on our staggered formation. Anytime kasi na merong obstacle sa harapan ng aking linya, pwede akong kumabig nang hindi ko siya tatamaan. Okay, the danger po kasi pagka magkatabi kami, kung may iiwasan po ako, pwede po kami magsabit. So ngayon, naka-stagger formation po kami, nasa bandang harapan ako, nasa bandang likuran siya. So kung meron man lubak na kailangan iwasan, pagkabig ko, hindi ko siya tatamaan. Or pag kumabig siya, papunta rito sa left side, hindi niya rin ako tatamaan. Okay? So yun po ang stagger formation. Sa group formation naman, ay meron tinatawag na group leader or ride leader or road captain kadalasan. Ang tao po sa likuran ko, si Johnny, siya po ang tinatawag naman nating tail gunner. Ang tail gunner po ang mata ng road captain. For example, merong nasiraan sa grupo namin at si Johnny ang nakapwesto sa pinakalikuran. So kung anuman ang mangyari, may masiraan na kunyari, yung fourth rider ko ay nasiraan, pag tumabi po yun, automatic si Johnny bilang tail gunner ay it's either umovertake sa akin at sabihin sa akin na merong naiwan rider or titigil siya para i-assist yung tumigil na rider. Ngayon, ako naman po, gamit ang aking side mirror, makikita ko po yung kasunod kong rider. Kaya po maganda ang position ng second rider dahil kitang-kita po natin base sa ating side mirror. Nakikita ko pag nagpatakbo ako ng 80 kilometers per hour, pag nakita ko medyo naiiwan na siya, pwede ako mag-modulate ng throttle at para makasabay po siya sa pacing ng grupo. So iwasan din po natin na ilagay ang new riders sa gitna. Dapat po laging kasunod ng road captain. Then after po nun, pagka nagra-ride na po tayo, pag nakita natin na medyo mayroong sasakyan sa likuran na gustong umovertake, ang gagawin po ni Johnny ay uovertakean po niya yung buong grupo at pagtabi po niya sa akin, dire-diretso sa harapan at sesenyas po siya ng one lane, lahat po tayo sa gilid. So pag tumabi po ako sa posisyon ng second rider, pwede na akong dumaan yung four wheels sa ating gilid. Okay? So yun po ang kadalasan na ginagawa sa group riding formation. So staggered formation is very important dahil po ang posisyon ng first rider sa second rider is 1 to 2 seconds. Kung tama po ang posisyon ng first at saka second rider, ang third rider po ay poposisyon ng 4 seconds ahead of the first rider. So ibig sabihin, kung ano po yung space na maiiwan ko sa likuran ko, yun naman ang magiging cushion space ng second rider natin. So maaari niya maiwasan lahat ng mga obstacles sa kalsada. So yan po mga kaibigan, mga siklistas, group formation, discuss natin yung stagger formation, single file, at saka yung tinatawag nating double file. Balik sa inyo mga siklistas. Oh, ayan mga papi, kasi kung napapansin nyo, minsan sumasama tayo sa grupo. Oo naman. So, minsan hindi natin alam kung anong gagawin. Dapat pala ganun. Yes, kaya meron tayong tinatawag na staggered formation, which is rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Pero dati yung grupo namin, nung kasama kami, nung mga taga-taytay, aba,
pag kami bumiyahe, no rules. No rules? No rules. Oo, kaya nadala kami. Ayaw namin sumamod. Kasi no rules eh. So, puro solo rider solo sa ngayon. Rider, kaya kami solo ride ngayon. Yeah, kaya, buti nga, meron tayong mga group riding. Group riding. At saka, syempre, malaking bagay ito sa mga driver na mananunod. Syempre, maraming mga driver, mga four-wheel driver na hindi alam yung mga hand-foot signals na ginagawa ng mga ating mga kasama ng mga riders. Tama. So, malaking bagay po na may share natin ng information sa kapwa motorista natin upang mapagsama-sama natin and we share the road with others. Yes. O mga siklowista, wala muna maglilipat ang channel. Magbabalik po ang Motorcycle News Talk Show. Yee! Future is coming. Join the evolution. Oh, mga siklistas, kilalanin naman natin ang KRCP o ang Kawasaki Riders Club of the Philippines. Panoorin niyo to. Mga siklistas, nandito tayo ngayon sa club feature. Kasama po natin ngayon si Mr. Marvin Pulyao. He is the founder of KRCP. Magandang lalaki po kay sir. Magandang lalaki din sa inyo, sir. Kaya maganda po yung mga ganung batian eh. So sir, ano po ang KRCP? Okay. KRCP means Kawasaki Riders Club of the Philippines. Okay. Sir, how KRCP is na-established? Okay. It all started in 2006. When a group of riders, ang gamit namin kasi nun is Kawasaki, so nag-usap-usap kami sa motorcyclephilippines.com, yun pa yung uso ng araw, di pa uso ang Facebook. So doon nabuo yung grupo. So sa grupo niyo sir, ano-ano po yung mga motorsiklo na Kawasaki models na meron po sa loob ng grupo? Ano to, limited for underbone, scooters, or big bikes, or basta Kawasaki? Okay. Nung araw, noong 2006, ang uso nun is yung Kawasaki ZX-130. So yun ang mga motor namin dati, tapos napalitan ng Fury, Rouser, ngayon meron ng Rouser NS, ngayon naka big bike na rin yung iba. So yun, mga naka Ninja, so okay naman. Okay, so alam na po natin, konti kaalaman mga siklistas, ang ZX or yung tinatawag na ZX model, ito po yung mga pinanggalingan nito, ito po yung mga original, mga Ninja, 1000, 1400, 600. So nagsimula ang grupo sa ZX-130. Ayan. So ngayon sir, what makes KRCP Rally Endurance Run special? Actually, sir, nabuo to sa pamamagitan ng mga bago namin setup officers para nga sa anniversary namin. Ang unang pumasok kasi sa isipan namin, most of our members is endurance riders. So napag-isipan namin na gumawa ng activity na ganito at yung sinatanong mo, sir, na kung bakit kakaiba. Kasi, sir, ito, mas alam namin bilang participants kung ano yung nararamdaman ng mga participants pagdating sa endurance. And then plus sir dito, yung ipinasok namin dito yung charity namin. Kaya hindi lang basta sila nakasalit sa endurance, nakatulong po sila sa charity na 10 years nang ginagawa ng KRCP. Regarding to sa charity, nabanggit nyo po sir, no? Ano po yung charity yung ginagawa ng KRCP? Ano, sino po yung mga tinutulungan natin? Yes sir, pumupunta kami sa mga foundation, tapos yung pinakalas po namin is yung sa Marinduque. In partnership po ni Spider na tumulong po sa amin na magbigay ng mga school supplies. Yun po, tapos gumawa na rin po kami ng mga tree planting. Tsaka yung sa Tacloban, medyo maliit lang na bagay. Dahil ang bagal lang, nag-donate kami ng mga sinelas sa Tacloban nung panahon ng Undoy. Sir, balak namin pumunta, gumawa ng kakaibang charity naman ngayon. So, we have the KRCP, headed by their founder, Sir Marvin. Sir, maraming salamat po. Thank you very much, ma'am. Bless love. And all of the riders, all of the members of KRCP, mga siklistas, balik sa inyo.
Oh, ayan papi, yan yung mga mukha ng KRCP. Iyo, so nakilala natin sila. Napakatagal na pala ng grupo na yan, no? Oo. Oh. Grabe, green is in, ha? Green is, oh, green is in. Actually, alam nyo ba mga papi, yan ang kaunang unang grupo na sinalihan ko nung nasa MCP pa ako. Aba, okay. KRCP. KRCP. So let the good times roll. Yeah. Yee. Mga siklistas, pag-uusapan naman natin ang featured biker of the week. Oh, mga papi, makikilala natin ngayon ang isa sa mga legend. Bata pa to, pero legendary na. Legendary na. Si Mr. Malupit. Amar Sanghera. Si Amar Sanghera. Panoorin nyo to. Okay, mga siklistas, para sa ating featured rider ngayong linggong ito, kasama natin walang iba kundi si Mr. Amar Jit Sanghera. Sir Amar, kamusta? Okay naman, medyo nanghihina. pero ito, so far okay pa naman. Ayoko yung mamiss yung event eh. Okay, so this is one of the most exciting events na iniintay natin, Ironman. So Amar, ito kakatapos lang ng Cannonball. So you're the top rider na naman doon. So this is the Ironman, syempre ina-expect na rin ng mga riders na, oh, si Amar to. Ano ba sikreto? Wala naman actually sikreto. Kasi ako ever since sanay ako sa kalye. So let's say ang ano ko na lang, marunong ako bumasa ng kalye kahit hindi ako sanay sa road na yun, hindi ako familiar, nakukuha ko na nakakapagtakbo ako ng magandang pace na tuloy-tuloy. So for me, yun yung parang advantage ko. Ayun, yun naman pala eh. Sanay sa kalsada to si Amar. Anyways, since ikaw ang ating featured rider, no, paano ko nag-umpisa magmotor? Kwentuhan mo naman kami. Nag-start lang kasi yung uncle ko before, nagbi-big bike siya. Kasi bata pa lang ako. Then, siguro mga 6 years ago, college student, kinulit ko ng kinulit yung dad ko. Sa nabilan niya ako ng motor na maliit. Then, nag-start ako, nagsumama-sama ako sa mga ibang grupo. Tapos doon na nag-start from 200cc, bigla akong tumalon sa 1000cc na motorcycle. Ayun, Amar, matanong ko lang, ano yung first bike mong 200cc? Honda XLR 200. Oh, so legend din yung bike na yan. Doon ako nag-start, tapos sama-sama lang ako, Sierra Madre, nakarating kami yung family, minsan Lukban. As in, every weekend nag-ride kami, nag-aral pa ako ng college. So, then, yun, from there, tumalo na ako sa malaki bigla, nabitin. So, actually, si Amar is still young. Actually, we're calling him a legend na, pero he's still young. Funny enough, college ka na nag-umpisa mag-motor. Yes, college, graduating. So, that's medyo ridiculous kung tutusin kasi yung ibang mga legendary riders natin, nag-umpisa bata pa. Anyways, Amar, ikaw ang kinikilala ngayon sa larangan ng endurance riding. Talaga pag sinabing Ironman, Motor Rally, Cannonball, si Amar yan. Anong pakiramdam ng ganon? Masaya. Parang for me kasi, nung nag-start ako, hindi ko naman inisip na abot ako sa ganito eh. Nung nag-start ako noon, yung bike ko nga yung nagamit ko, pag nakita akong big bike, nakita akong mga karera, todo picture pa ako dati. So, masabi ko lang masaya, parang fulfilling yung pakiramdam eh, na umabot ako sa gantong level. Amar, baka meron kang gustong batiin. Gusto ko lang batiin yung group ko, at MC. Yung mga nagturo sa akin ngayon, sila yung mga mentor ko. And Ducati Philippines, na sila ngayon yung tumutulong sa akin na nag-i-sponsor sa akin. Ayun, mga siklubistas, nakausap natin at nakilala si Mr. Amar Jit Sanghera, ang isang tunay na endurance rider sa ating motorcycle community. Back to you. So ayan mga papi, nakilala natin si Mr. Amar Sanghera. Oo, at saka tuwing nanonood ako ng mga sumusubaybay ng mga endurance rider, lagi kong nakikita yung pangalan niya, finisher talaga. Finisher, magaling yan. Magaling. So, congratulations sa iyo, Sir Amar, sa napakagandang performance na pinapakita mo. Siyempre, ngayon mga siklista, pinuntahan natin ngayon ang isa sa mga famous na kainan dito sa Rizal. Nakikita niyo ba yung nasa likod ko? Yan. Ito ang Cafe Caterina. Panoodin niyo to. We'll be right back.
Isang magandang gabi mga siklista at nandito po tayo kasama natin ang napakaganda na si Miss Katerina. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po. So ma'am, pwede nyo kaming kwentuhan, paano ba nagsimula si Cafe Katerina? Ang Cafe Katerina ay nagsimula way back 2013, bali 2 years pa lang kami. Mm-hmm. And then nag-start kami sa maliit na puhunan. Mm-hmm. Then akala namin parang karinderya lang, ganun-ganun lang. So ma'am, ano ba yung naging inspirasyon nyo at in-open nyo itong ating resto? Actually kasi, nursing grad ako. Then, parang second year college ako. Parang gusto ko mag-HRM. Mahilig ako magluto. Yun, talagang hilig-hilig ko talaga magluto. After nun, pagka-graduate ko, business na kagad yung tinutukan namin. Kwentuhan naman natin sila. Ano ba yung mga best seller na sinuserve po ng Cafe Katerina? Ang best seller namin dito is bulalo. Number one yan. Then next po is the tapa. Tapa? Yun. Then yung pancit. Oh, yung pancit, yung pakbet, yung chapsoy. Basta yung mga lutong bahay lang na ordinaryo, sasabihin nila na pag dito po galing sa amin, is special po yung luto niya. Sabi nga nila simple food at its finest. Yon, yun yung talagang trademark po ng Cafe Katerina. So ma'am, tuwing kailan po ba bukas ang Cafe Katerina? Halos everyday. As in everyday talaga. Ang pahinga lang po namin is sa December 25 and Good Friday. Tapos nag-aan rin kami ng birthday, pwede kayo magpa-reserve sa amin. Then, debut, meron na rin, kasal, minsan, wedding anniversary, ganyan. Dito po nila dito po nila dinadaos yun. Ganda ng beginnings itong Cafe Katerina. Talagang we can say it's a cozy place at you feel at home. So, ito yung parang sabi nga kanina ni Papa Mel, ito yung parang Tagaytay of Tanay. So, yun ma'am. Any parting words po para po sa ating mga televiewers? So ma'am, imbitahan po natin sila na pumunta po dito sa inyong resto. Sa mga televiewers ko namin ngayon na nagsasawa na po sa ma-traffic, meron po kami dito, bandang east naman. Along Marcos Highway po, from SM Marikina, dire-diretso lang po, huwag kayong liliko sa mga intersection. Bali, 43 kilometers from that point, papunta ho dito. Then, pwede nyo po kaming kontakin sa mga number po na to. 0917-596-5980. Then, yung personal na para talagang ako po yung makakausap is 0926-631-4215. Then, may Facebook pages po kami. Yung www.facebook.com/CafeKaterina. Small letters lang po yun. Then, Instagram po namin is @CafeKaterina. Yun po. Thank you po. Yan o, mga siklista. At nakasama po natin si Miss Katerina, ang the owner and founder of Cafe Katerina here in Tanay, Rizal. So mga siklista, ako po si Titan Hawk at nagbabalik po ang Motorcycle News Talk Show. Ayan mga papi, no, napanood natin, na-interview natin si ma'am. At syempre, napakasarap ng mga pagkain dito. Oo nga, pinupunta dito kadalasan yung bulalo. Oo, natikman natin kanina yan. Paborito ko rin to. Lagi, tayo, madalas tayo rito eh. Hindi pala ako. Oo, pera ka. Pera lang pala ako. Well, actually, ang marilaki talaga, nung medyo maaga-aga pa noon, hindi pa masyado sementado ito. Lumak-lumak pa itong part na ito. So, medyo matagal na itong Cafe Katerina na rin dito sa pwestong ito. Oo. At syempre, maraming salamat po kanila, ma'am, sa pag-entertain po sa amin. Yes. Mga siklista, huwag magpapalit ng channel. Magbabalik po ang Motorcycle News Talk Show. Here. The new generation of smart writers. And they ride with Honda's advanced smart technology. They are Gen S. Ride with us. The new generation of smart riders.
Ride smart with Honda. Oh, good evening, Cicluistas. Welcome to another edition of Coffee Talk. Papi, yes, ngayong gabi, very special ang mga guests natin. Wow, bakit gaano ka-special yan, Papi? May leche pala ba sa ibabaw yan? Oo, hindi, ka wag kang magulo. Anyways, kasi una okay. Nakilala sila as Together We Ride. Ah, parang ginagawa natin, We Ride Together. We Ride Together, together we ride. Yeah. Ngayon, kaya sila nandito is because of this legendary event. Legendary event. Bakit kasi namin mong legendary event, ito yung isa sa mga inaabangan event. Sa motorcycle community, ito ay walang iba kundi ang Boss Ironman. Ayan. Ipapakilala natin si the motorcycle couple, Mr. Raymond and Miss Malu Gabriel. Ayan. Hello. Good evening. Good evening. So welcome po sa Coffee Talk. Thank you. So Papa Tels, bilhin mo yung unang tanong natin. For the benefit of our viewers, televiewers, what is the Ironman all about? Well, yung Ironman, it's been here for 10 years. Ngayon pang 11th year na. This is about a motorcycle challenge, no? It's about man and machine. So, kailangan mong ikutin yung 1200 kilometers within 24 hours. So, very basic siya. So, for the past 10 years, yung ginagawa ng mga riders na gustong i-challenge yung sarili nila. Well, so question naman sir, yung bang nakaka-11 years na tayo, so are we talking about the same route? Every year nag-iiba po yung ruta natin? For the past 10 years, parating Northern Loop tayo. Northern Loop. Okay. So ngayon, may mga improve. So nagdagdag tayo ng mga checkpoints. Mm-hmm. From previous na checkpoints, mga 5 to 6. Ngayon, 12 checkpoints. 12 checkpoints? Wow! Yes. So, dami na. Yeah. Pero sir, regarding for the benefit of our televiewers, ano po ang ibig sabihin ng BOSS? Okay, ang BOSS is the Association of BOSS, mga BMW Riders, no? So we called ourselves BMW Owners Society of Safe Riders. Alright. Yeah. So sila yung nag-start nitong Ironman. So this year, na-task lang kami to handle the event. So para i-improve pa, pagandahin pa yung event. Up to the higher level. Ano po ang mga displacement na pwedeng sumali sa BOSS? May mga limit po ba yung pinakamaliit na displacement hanggang sa mga pinakamalaki? Anong mga motorsiklo rin ang pwedeng isali sa BOSS Ironman Challenge? Sa Ironman Motorcycle Challenge, ang allowable is 400cc and up. Okay. So kasi ito yung allowable ng law natin para makadaan ka sa highway. Mm-hmm. Expressway. So sa expressway kasi talagang naging ruta na yan for a long time. So kung hindi ka dadaan, baka medyo mawala ka sa designated route. Mm-hmm. Wala kasing nagsusupport na mga vehicles doon. Mm-hmm. So pag dumaan ka doon sa mga route na naka-design, maraming support diyan, may mekaniko, may backup, may marshal, may police. Talaga very safe ngayon ng Ironman. So hindi ito yung parang ibang mga run na bahala ka sa buhay mo, pag nasiraan ka, you have to bring home your bike. Pero ito, full support ng mga sponsors, and every route na dadaanan nyo, may backup vehicle, may mga mechanics talaga. Yes. Wow. Kasi medyo parang wandering. Mm. Si Miss Maluba sumali na rin ng Ironman? Nung year 2013, first time ko sumali, pero unfortunately, hindi kami nakatapos kasi medyo wala. Yung skill ba? Medyo kailangan ko pang hasain yung sarili ko. Pero naka-run kami for 16 hours. Hanggang to the ground. Naka 800 kilometers kami. So, para 400, 400 na lang. Finish na. Na-experience ko yung lakas ng ulan, tapos biglang araw. 6 months pa lang kasi siya nag-ride noon. Pinaya ako lang. 6 months pa lang nag-ride. Naka-Ironman na. At naka 800 kilometers na. Grabe. Yung average speed, for example, is 1,200 kilometers. Within 24 hours. Yes. So if you're running at anong average speed para makumpleto mo siya, na parang safe ka na, para yung ideal yung bagay. Okay. Kung hindi ka titigil, this is the concept. Kung hindi ka titigil at average of 50 kilometers per hour, matatapos mo yung buong ruta. Wow, okay yun ha. Okay. So ganun siya kasimple. And tandaan nyo, ang Ironman challenge is not a race. Okay. It's a challenge.
So it's a skill of navigation, skill of strength, no, determination, endurance. Pag meron ka nun, tapos mo yun, matatapos mo yun. Matatapos ka. Matatapos. Alam mo, papi, parang ano lang yan, yung tayong dalawa, kunyari, nanonood tayo na sine. Hmm. Sabi tayo nanonood sine, paglabas natin na sine yan, pinagkukwentuhan pa rin natin. Tayo nakikwentuhan. Tayo pa rin nakikwentuhan. So, parang gano'n yung experience. Yes, yes. So, payo lang po sa mga siklistas natin na nanonood ngayon, make sure if you're going to join the Ironman, you have to be physically and mentally fit. Your machine should be always in tip-top condition, tamang tire pressure, adjustment ng kadena, hanggat maaari, walang nagli-leak na nalangis or gasolina para matapos nyo itong challenge na ito. Yes. Happy, by the way, ma-i-add lang natin, I'm sure. Dapat ba isundin ang traffic rules and regulations? Ayan, yun. Yeah. Yes, kailangan na aware tayo sa mga signs na nakikita natin. Tapos, kailangan nag-anticipate tayo kung ano yung movement ng mga sasakyan para alam natin. Tsaka pag medyo inaantok na tayo, pwede tayo huminto. Huwag niyo pilitin. Yeah. Kasi baka doon tayo ma-aksidente o madisgrasya. So, kailangan mag-hydrate din tayo. Importante rin yan. At saka, kompleto rin dapat yung gear natin. Yeah. Action gear. Pero sir, saan natin pwedeng makita yung mga information ng Boss Ironman? Saan? May Facebook po ba tayo? Yes. Email? Yes, kung may time kayo, bisitahin yung aming Facebook. Ang naka-title sa kanya is Ironman Motorcycle Challenge by Boss. So, sa website naman, meron kaming www.ironmanmotochallenge.org. In-invite po namin kayo sa nalalapit na event na Ironman Motorcycle Challenge and Ironman Automobile Challenge. Ito po yung pinaka magandang event this year. Ito po yung pinaka matagal, no? Pinaka-organized. Magiging masaya po kayo when you try this. Forget about your worries. Being a rider, mapipil nyo na pag sumali kayo rito, magiging kumpleto na ang lahat. Yun. I'm inviting everyone to join the Ironman Motorcycle Challenge by Boss this coming February 5 to 7. Ang take-off natin is at 8 o'clock p.m. sa Quezon City Memorial Circle. And babiyahin natin yung North Loop na may 12 checkpoints. I'm sure mag-enjoy kayo kasi maraming bago ngayon. Yo. Thank you. Ayan, so sali na mga siklistas. Ayan, so once again, thank you very much, ma'am, sir. Thank you. Salamat sa inyo. For giving us your time, sir. Salamat po. Thank you. Ma'am, thank you po. Thank you. Ayan. Thank you, sir. So ayan, mga siklistas, ito po ang ating Coffee Talk. Yeah. Magandang gabi sa iyo, Mel. So, invite natin sila sa this coming February for the upcoming MBF GP 2. Yeah. Now, inibitahan namin kayo sa nalalapit na Michael Bunso GP 2 kung saan muli nating makikita ang mga batang riders natin magko-compete sa iba't ibang class. Siyempre, kasama rin yung mga top riders. At ang maganda rito, also club participating in the club races. Kaya, naging dalawang araw siya. Yung day 1, which will be February 6, dito mangyayari yung mga elimination rounds sa one make races at qualifying time trials ng bawat category including the club races. Pagdating naman ng Sunday, syempre marami tayong previews, marami tayong rapports at the same time, yung labanan na ng kung sino yung mga magpo-podium sa Michael Bunso GP. Right, so kung meron sila mga questions regarding the MBF GP, saan natin sila po pwedeng i-direct? Oh, visit lang our page, syempre Michael Bunso Foundation Facebook page and tribute to Michael Bunso Foundation. Diyan po ay pwede kayong mag-inquire at pwede rin kayong magtanong kung ano man. Free admission po ito. So walang bayad po? Walang bayad. February 6 and 7, Carmona Race Track. So mga sumisas, kita nyo tayo sa Carmona Race Track. Balik sa inyo. So mga siklista,
Ngayon naman, pag-usapan natin yung ating Tormax 150. Ayan, galing sa TVS yan. TVS, oo. Kaya mga siklista, panood din nyo to. Mga siklista, so nga pala si Mr. Melakino at nandito tayo ngayon sa Bike Review. Kinamit po natin ang TVS 150 Tormax model. No? Galing po ito sa Grandstar. It is distributed by Grandstar Philippines. At sinubukan natin i-ride ito papunta rito sa Gerald's Peak. So ano po ba ang merong specification dito sa motor na ito? Well, ito ay 148.5cc, 150cc to be exact. Ito ay medyo kakaiba sa mga nagamit kong motor dahil meron tayong Raider 150 na 4-valve at Sniper Yamaha na 4-valve pero single camshaft. Pero itong Tormax TVS ay 3-valve, single cam. Tapos sa 150cc, meron din siyang radiator dito sa harapan. Then kung 3-valve, medyo magtataka ka. Ito po ay meron dalawang intake at saka isang exhaust. Pagdating po sa handling, meron tayong tinatawag na pwede mo i-compare mo sa Sniper. Pero sa torque, mapapansin po natin na mas malakas po siya kaysa rin sa Sniper, no? Tapos mapapansin natin, naka-magwheel siya. Then we have this very interesting lever na makikita nyo po dito sa side na ito. Ang tawag po nila rito is yung dual tone system. Kung saan, pagka pinandar nyo itong motor na to, pwede ka sa cruise, nakasarado po yung suppressor ng muffler, pero pag binuksan mo siya, magkakaroon siya ng parang racing sound. Pero it doesn't do anything naman dahil mas gusto ko pa rin yung medyo tahimik yung muffler niya. Pero this is patented by TVS. So, kakaiba siya at una pa lang ito na motorcycle na meron ganitong klase na feature. At kung titignan natin yung speedometer niya, digital na rin siya. Then, pag in-on mo yung ignition switch, i-remind ka niya na meron magbi-blink na helmet dito po sa display niya. So, it is reminding you na, oh, rider, mag-helmet ka. So, for safety purposes, pinapakita sa iyo na ito yung kanyang nire-remind para sa rider na sasakay dito. Ito po ay tumatakbo sa 5-speed constant mesh. So, ibig sabihin po noon, 5 cambio, 5 beses pababa. So, primera, segunda, tercera, kwarta, hanggang quinta. Then, naka-manual clutch din po siya. So, meron po siyang manual clutch. Kaya pagka halimbawa medyo mabibiting ka, pop lang yung clutch. At the same time, papasok na yung power. Mas magigising nyo ang TVS Tormax. Bakit tinawag na Tormax? Ito po ay parang tinatawag ng TVS na maximum torque. Because of the displacement na ginawa nila at saka sa 3-valve system, ito yung nagkakaroon ng swirling effect para mag-produce ng mas malakas na torque. Kaya pag nung pocket kami rito sa Gerald's Peak, ay hindi nyo masyadong mararamdaman yung manghihina siya. So, very accurate yung power niya. And mapapansin mo yung hatak niya talaga. Malakas yung kanyang torque. Para sa isang 5-speed motorcycle, TVS coming from Grandstar. So, it's a 150cc, mag wheels, malaki yung kanyang 5-liter underseat compartment. Meron din siyang kakaibang riding posture. So, very relaxed, single suspension yung likuran. Pagdating sa corners, hindi ko siya masyadong naramdaman na malikot. Very stable itong motor na ito, itong Tormax na ito. So, napansin ko, first gear, second gear, hanggang sa fifth gear, ibinibigay niya kung ano yung kailangan ko. So, muli po, this is the TVS Tormax 150. Mabibili nyo lang po sa Grandstar Philippines. TVS Tormax 150. First impression, the TVS Tormax 150 is very interesting. The Duralife engine is powered with a low-friction over-square engine and runs on a 148.7cc. Topped with a 3-valve patent tech provides two-dimensional flow of charge to the cylinder head and creates swirl motion in cylinder head. Hence, fully charged air and fuel mixture burns completely and delivers optimal power from the given input. The Tormax is loaded with a 5-speed constant speed mesh transmission. The top gear is an overdrive and operated with a toe and heel gear shift lever. Another distinct feature of the Tormax 150 is the aluminum radiator that dissipates the heat and cools the engine much efficiently. Single piston liquid cooled, single overhead cam, constant mesh 5-speed transmission and distributed by Grandstar Philippines. The Delta dual tone muffler is the first time in the industry. Patent Tormax muffler fires in dual tones, manually operated sport mode runs at normal run, and cruise mode delivers the turbo racing sound with a flip of the lever. Maximum speed, maximum torque, maximum performance. The TVS Tormax 150, which stands for maximum torque, gives the rider an experience that with fuel, his need for speed. Let's race. So muli po, ako po si Mr. Melakino at ito po ang Bike Review. Ye! Ayan mga siklista, no? Nakita na natin yung Tormax 150. Yan, syempre. Kaya tinawag na Tormax, maximum torque. Yan. Oh, papi, ako naman may trivia. Ba yan. Kinapasikatan tayo nito. Ano ibig sabihin ng TVS?
TVS. Ano nga ba ibig sabihin? Tito Vic Soto. Tito Vic Soto. Okay, papi, ang TVS mini it means trust, value and service. Oh, yun pala yun. Oh, yan isa sa pinaka matandang company sa India. Most trusted na brand. Most trusted brand. Well, alam naman natin na pagagaling India, talaga naman pang matagalan. Pang matibay talaga. Oh, kamusta yung bayan nyo sa India, papi? Okay naman. Hindi kayo, turban rider nga. Okay naman. Ayos naman. Oh, anyway, siyan nga papi, ang ganda ng Tormax, di ba? At syempre, meron na rin po mga clamor na nangyayari na ating mga siklistas ay nagtatanong, kailan ba tayo mag-shootout ang mga 150? Uy. Oh, medyo matagal. Matatagalan pa po yung mga siklistas, pero abangan nyo lang po yan. Abangan gusto ko yan, mga 150. Mga 150. Performance underbone. Yeah. Maraming lumabas niyan. So siguro, lahat ng 150 mga siklistas, pag-iipunipunin natin, tsaka natin shootout dyan. Pero hindi pa natin masasabi kung kailan. Pero aabangan nyo yan. Aabangan nyo naman si Pulis. Siyempre. Parang lang yan, karera lang dito sa Jerry sa packet ng ano, pababa. Parang mirahagip lang tayong balita. Masa Kulistas, natapos na naman isang oras ng ating balitaktakan tungkol sa mga motorsiklo. Siyempre, bitinan naman tayo, papi. Oo nga, sayang. At bago tayo magpaalam, batiin muna natin yung ating mga kaibigan at yung ating mga supporters yan na nanonood sa ating show. At syempre, binabati ko po si Nestle Villamora. Maraming maraming salamat. At ito ha, binati na kita. Ayan. Papi, si Judy. Si Judy. Judy. At si Boy Gulong. Oo, syempre. Mag-tactive yan. Nakatapos sila dun sa Amazing Tour. Sa pa, ayan. Si Jun Bakbak. Jun Bakbak, ayan. 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 Si Rolin. Rolin Zapatose, ha? Oo. Ayan. Ikaw, rock and roll ka talaga, boy, ha? And syempre, belated happy birthday, Sir Edwin Go. Ayan, Sir Edwin. Rock and roll. Ang godfather. Godfather ko yan eh. Kaya mga siklista, kung meron kayong mga suggestion and comments, huwag niyong kalimutan, mag-email lang kayo sa amin, motorcyclenewsmagazine@gmail.com. At syempre, please visit our website at www.motorcyclenews.com. At kung hindi niyo pa nilalike ang FB page, search niyo lang Motorcycle News Mag. Kaya mga siklista, ako po si Mel Aquino. Ako si Titan Hawk. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorsiklo News Talk Show! Yeah! Nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Kafe! Kafe! Panoodin nyo, meron tayong interview ng bike na 150cc. Interview natin yung bike? Ano sabi? Hindi ko rin alam, pare! Sabi niya, boom, boom! At syempre, binabati ko po si Nestle Villamayor. Villamor! Villamor! Ayan, hindi na naman tayo papis sa isang oras natin. Full card! Bakit ka nagpo-full card? Kalma lang. Bago tayo magpaalam. Akala pa kalma lang. Motorsiklo News is brought to you by your beat. Honda Beat. Let your beat out. They're here. The new generation of smart riders. And they ride with Honda's advanced smart technology. They are Gen S. Ride with us. The new generation of smart riders. Ride smart with Honda.